merong isang noontime show na mabubuwag na at nagkakagulo daw sila ngayon sa loob. Naku po, lobe. May pa blind item pa eh. Tapos eventually, lumabas na nga yung katotohanan na ito nga daw pong Itbulaga, ayan, pakita natin, ay magkakahiwalay-hiwalay na daw. Naku, grabe. Alam mo, nakakalungkot to. Ha? Hindi, ako, masasabi kong dati, ha, talagang ano ko ng Itbulaga, pinanunood ko yan. Ha, sa katunayan nga, yung isang membro dyan sa EB Babes, napunta nga sa Mokokes, pinapanood namin po yan. At saka kahit po yung mismong institusyon na sex bomb. Eh, ang Mocha Girls never, nung panahon ni Mocha, nakipag-compete sa sex bomb. Ginagalang at nirerespeto, lalong-lalo na si Mocha. Kasi, diba, panahon ni Mocha yan eh, nung may sex bomb, tapos may Mocha Girls nun, tapos ikinocompare pa si Mocha kay Rochelle Pangilinan dahil medyo hawig sila. Pero alam mo, kami, taas ang kamay namin dyan. Kasi ang sex bomb po, eh, talagang institusyon din po yan pagdating sa dancing. Hindi lang ho yan nagpapasexy, talaga ho namang magaling niya mga yan. Okay? Kaya nga, etong Itbulaga, eh, noong una, iniisip ko, pag-usapan ba natin ito? Sabi ko, kailangan. Kasi marami sa atin eh, marami sa atin nang apektado. Kasi alam mo yun, kapanahon na natin ito eh. Kaya pag-usapan natin. Ang balita ko kasi, itong may-ari, o producer, na si congressman, dating former congressman si Romy Halusos, eh sabi dito, eh parang gusto niya na talagang totaling makuha na yung tape production. Yung tape production po ang may hawak ng Itbulaga. Alam nyo ba? Ito ah, akala kasi ng iba, GMA may hawak sa Itbulaga. Hindi ho, black timer ho yan, binibili ng tape production. Kaya nga ang galing na Itbulaga eh. Sila ang nanatiling, kasi ngayon, karamihan ng programa sa mga network, usually produce na ng mga tao doon. Mismong network na yung nag-produce. Okay? Dati kasi, hindi ganon. Dati, eh, may mga production tulad yung tape. Okay? Yan na yung production, bibili ng black time, bibili ng oras sa television, tapos doon nila ipapalabas yung programa nila. Eh, eventually, yung network, lumaki, inang kinahon nila lahat ng oras. Ang Itbulagaan na natili. Itong si Halusos, eh sabi, gusto daw niya sipain yung kanyang business partner na si Tony Tubiera and the show's original host, si Tito Vic and Joey. So gusto daw, ewan ko eh, for whatever reason, eh, kasi parang ang dati, inantay lang daw ni former Congressman Romy Halusos na mawala si Soto, Tito Soto, sa politika. So para siguro nakakita siya ng opportunity na, ay hindi na malakas ito kasi natalo na ito. So tatanggalin daw niya. Okay? Tatanggalin daw niya etong tatlo, si Tito Vic and Soto. Tapos ang ginagawa niya ngayon ay kinakausap niyo yung iba. Okay? Ang plano nga eh yung The Barkads. Alam naman natin 'yon. Actually, noong una naman nakita ko na 'yan eh. Nakita ko na kasi nakakasama namin si Jose do sa mga stand-up comedy bar. Nakikita namin si Jose at saka to si Wally. Okay? Nakita naman ho natin 'yon, 'di ba? Eh, magaling naman talaga si Wally mag-perform. Hindi, magaling naman po talaga si Jose at saka si Wally mag-perform. As a matter of fact, nakuha nila yung ano eh, yung hindi ko naman masasabing mas magaling sila, ha? Walang ganon. Ibig sabihin, yung baton ba na from Tito Vic and Joey, napaasa dun sa dalawa, yung galing. Okay? Ang dami na hong mga pumasok na komedyante na alam nating hindi nagtagal sa industriya. Ibig sabihin, kasi maraming iba't ibang klaseng komedyante. Meron yung stand-up comedian, okay? Alam naman natin, pagdating sa stand-up comedian, minsan may discrimination pa rin, lalo na kung ikaw ay nandun sa LGBTQ. So, hindi ka siniseryoso masyado. Ibig sabihin, nantingin lang sa'yo, isang stand-up comedian, but not really an actor na... Kasi, di ba, meron niyang isang stand-up comedian dyan na sikat na host. Pero every time gumagawa siya ng pelikula, hindi naman nakakatawa. Oh, totoo ha? Walang biro. Pero itong sila Wally at saka si Jose, eh talaga naman nakakatawa. Ibig sabihin talaga namang okay. So, ang parang siste, tatanggalin yung business partner, tapos ang matitira, yung the Barkads, yun lang. At ang plano daw, ang sabi ng bilyonaryo, eh nagre-reach out daw si Halusos kay Willie Revillame. Para siya ang maging leader doon sa Itbulaga. Ako parang feeling ko, mukhang malabo yan.
sa personality, sa pagkakilala ko kay Willie doon sa mga nakikita ko, hindi kilalang personal ha, hindi ko po kilala siyang personal, na hi-hi lang, pero hanggang ganun lang. Pag, no, yung sabihin, pag, pagkakilala ko bilang host at saka yung discarding ha, sa kanyang palipat-lipat na network, parang wala naman po ata siyang, sa tingin ko ha, personality na managasa. Sa tingin ko, hindi. At saka feeling ko, si Willie, eh, may pagkasoloista. So, I don't think pasama siya doon sa Dabar Cards, tapos si Willie papasok. Baka magbungguan lang lalo. Yun ang sa tingin ko. Baka magbungguan. Kasi, yan ang kwento ngayon. Dahil porket daw, mawawala na, di ba, yung ni Willie doon sa isa. Sa isang network. Tapos, ito yung napapag-usapan. Meron pong internal na problema na naganap sa programang ito. Hindi po kami magbabanggit na pangalan, pero meron po talaga. Hindi naman kasi isang tao lang po nagpapatakbo, nagmamando ng Ipulaga. Ito po isang korporasyon. Marami po sila dito. She explained. Ang balita, meron isang mahal natin, isang ehekutibo na gustong tanggalin si Paeng sa pamamahala. Yan ang kwento. Alam nyo, kami po ilang beses na rin, yung Mocha Girls at saka si Mocha, ilang beses na rin pong nag-guest at madalas talaga nandyan sa Ipulaga noon. Akala nung iba, ang Itbulaga is Tito, Vic, and Joey. Oo, sila yung pinaka-main. Sila talaga yung nagdala. Pero tama yung sinabi dito. Eh. It's a big corporation na nagko-control. May mga boss na nag-decide. Hindi, unlike dun sa programa ni Willie Revillame, si Willie Revillame talaga ang boss. Okay? Ibig sabihin, siya na boss, siya pa sinusunod ng lahat. Dito, etong kaya nga nakakahanga din to si Tito, Vic, and Joey. Kasi, ano sila eh? 'Di ba parang ang personality nila, matikas sila, kami na ang institusyon, kami ang legend, kami yung pinaka totoo naman, sila pinaka senior na komedyante na kasi 'di ba nawala na sila Dolphy, wala. Sila lang yung talagang ganun, pero nagpapasailalim pa rin po sila sa production. Ano yung production na yon, yung mga boss ng Itbulaga. Kaya nakakatuwa. Eh ngayon, parang nagkakagulo kasi tatanggalin siyang partner tapos si Tito Big and Joey tatanggalin daw at si Willie. Kaya magkakaroon daw ng bagong title. Ang It Bulaga. Eh, ito daw yung bagong title. Wow, Bulaga. Bagong title, Wow, Bulaga. Dek, pasensya na po. Nakita ko lang sa Twitter yan. Ha? Hindi po totoo yan. Ha? Joke po yan. Yan po talaga ang saysay. Yan po ang saysay ng topic na to, yung Wow, Bulaga! Okay? So, abangan nyo po ang Wow, Bulaga! Ang bagong barkada sa tanghali. Ayan. Hoy, seryoso yun ha? Seryoso talaga na balita na nagkakagulo sa 8 Bulaga. Tapos, alam mo mga Pilipino, kanya-kanyang creativity. Ano nakita ko, sabi ko, nakakatawa to. Balita nga natin, Wow, Bulaga. Ang inalugulugot. Totoo, sandali, linawin natin na ang joke, itong Wow, Bulaga. Pero yung talagang nagkakagulo sila sa 8 Bulaga, talagang totoo daw yun. Ha? Mismo si Christy Permin, medyo kinonfirm yun. Sa kanyang... naku, kaya nga sabi ko. Sana ako, kung ako ang tatanungin, Willie, huwag ka nang makisali sa gulo. Baka mamaya masisi ka pa. Hindi kasi, kawawa yung ano, yung kusakasakali. Hindi, alam mo, itong si, baka madamay ito si Willie kung sakaling pumasok sa Wow, Bulaga. Kasi, siyempre naman, ano, iko-compare, ang pangit niya, yung ganyan, iko-compare sila dun sa, ay, mas maganda yung dati. Ay, hindi, mas gusto ko.